Ay, ako po ang bagong biomed. Turo lang ko po sa inyo ang aking experience. Gaya po na itong no water, marami siyang problema. Depende kung anong pyesa to. Baka low switch, regulator, inlet water, or bulb 41. Ayan. Tapos meron pang iba. Hindi ko masyado kabisado kasi. Medyo bago pa lang ako. Turo lang sa inyo experience ko. Okay. Kuha akong gloves. Nasa lahat mag-gloves. Kailangan mag-mask eh. Kasi sa kwarto lang ako. Taka ako lang mag-isa. Ayan po. Ayan po yung problema niya. Sulat dyan kung kailan, anong oras, date, station, machine number, kung ano nangyari, kung sino yung nag-pull out. Tapos after mo magawa, lalagay mo yung ginawa mo rito. Okay? Una lang lahat. Abit natin itong tubig. Ito yung drain. Ito yung inlet sa tubig. Okay. Sasaksak natin yan dito sa ano natin. Ayan. As buksan. Yan ang open yan. Pag ganyan ang sarado. Ito mga open yan. Sarado muna natin. Okay. Ito i-place na natin dito. Okay. Ito naman, ito yung sa acid at ito yung sa bicarb. Kukonnect na rin natin para hindi naman natin ito malalagay dyan eh. Dito natin siya kukonnect. Kaya natin siya kukonek sa tubig. Ayan. Dito, meron ito, acid 2K, 1K, 3K. So, pag ang nakakonekta lang dito dun sa RO is 2K lang. Kaya 2K. Tapos ito yung bicarb. Tapos water. 1K, 2K, 3K. Okay. Mamaya na natin sa pula. Okay. Kailangan ako ng drill. Kasi ang drill natin. Okay. Drill. Kahit saan gusto tanggalin, una ako. Harap o likod. Eh ako parang hindi na ako babalik dito. Nauna ko na yung sarap. Sarap. Tapos ngayon ako pupunta sa likod. Kagandahan dito, power. Pinabili ko sila nito eh. Nakakaano naman kung gano'n ka. May sinukpa ko. Yung kanina, dalawang tornado yun. Tapos itong pangalawang cover niya, tatlo yan. Ito yung diasafe filter. Okay. Tornilyon dito sa kanto para mag-hold siya, hindi siya mabante, ay matras yung buong makina. Tatanggalin ko yan. Pwede ito.
Eh, yung sa harap natanggal ko na, kaya gaganon na yan pag inila ko. Okay? It's connected na rito, di ba? Okay. Yan ang makina niya. Silip, silip po. So, gagawin ko. Gagawin ko. Sasaksak ko siya. Papatukuin ko siya para makita ko. Para makita ko kung saan nanggagaling yung problema niya. I hope mag-show. Maganda ang dito. Makaupo ka habang gumagawa ng machine. Tapos, iniinom na mainit na kape. Para hindi antukin. Buksan yung tubig, buksan yung acid, tsaka yung bicarb para papatakboy natin yung dialysis. Kailangan ko ng neto, ano ba tawag dito, tagal ko na rin ito, nakalimutan ko agad ah. Okay, bago i-dialysis to, pinutin nyo yung dialysis. Sasabihin niya sa'yo, confirm concentrate, confirm, kasi nakasaksak na yun yung concentrate eh, sa yung tubig, kaya pinapa-confirm niya sa'yo kung nakasaksak na. Gawin mo nalang kung confirm mo. Tapos ito, ano bang tawag dito, kalimutan ko eh, matatik. Dynamo, basta gano'n, ilalagay ko yan dito para yung machine tumakbo na parang may pasyente. Okay? Tingnan natin kung hindi mag-air detector. Kagaya niya, no? Air detector alarm. About this na nilagay ko, kaya ganyan. Nakaka-reset siya ng air. So, reset natin. I-reset mo lang. Ito, tatakbo na yung pump. Pero, low conductivity. So, yan ang hihintayin natin na umangat ang conductivity. Para itetest natin. Tingnan natin kung magpapakita sa atin yung problema. Kung hindi, gagawin natin ay i-rinse natin baka sakaling magpakita, kasi yun kailangan din ng tubig nun. Okay, pag walang tubig, ibig sabihin nakaka-fail yung machine, kasi yun ang kailangan niya, tubig, acid at saka bicarb, especially yung tubig kasi ano yung RO, maraming filter eh. Tsaka una lang sa inyong papaliwanag sa susunod. Kailangan ko review yun, baka hindi ko masabi sa inyo. Ayan, umangat na yung temperature at tsaka yung conductivity. Pag naging dinared yan, nag-green na sila lahat. Pati yan, hindi sila rin okay. Okay? Kaya natin sa 800 yung flow para mangailangan siya ng maraming tubig. Doon natin baka malaman natin kagad na kung saan yung problema. Kaya natin 800. Ay, yung temperature umangat na. At yung conductivity. Ang range ng conductivity sa machine is 12.5.
12.6 1K 12.6 to 13.6 kada back like 1, 2, 3 isa lang ang lamang nila kanya kagaya ng 2K ano lang din yan 13.7 hanggang 12.7 ang 3K 13.8 to 12.8 ganun lang kasi nag-okay na siya dialysis post so it means okay na siya pero yung problema hindi pa rin lumalabas so ang gagawin natin ako may mga idea ako sa tagal mo magkakaroon ka minsan ng idea so yung ginagawa ko hindi siya nag-show up dito ilalagay ko siya sa rinse pero ito kakabit ko muna to kasi malalabas ang tubig babalik ko dito balik ko sa dating kinonect niya tapos itong acid ibabalik ko sa machine. Ibabalik ko yan sa machine. Uy, mali. Pinahigit ko na. Ngayon, ito, sasaksak ko, ibabalik ko sa machine. Parang kagaya lang kanina yung nakaklose siya. Pag binalik ko yan, babalik yan sa dati, nung inon ko. Babalik sa dati. Dialysis, rinse, heat, acid, chemical, and chemical well. So, para makita natin yung no water, i-rinse natin. Rinse. Para kailangan niya na maraming tubig. Ngayon, dadali natin sa debug. Baka mag-show up dun yung problema. Okay? Ibag, pidutin lang tong dalawa. Up and down. Tingnan nyo. Sabay. Ayan ang ibag. Yung mga blue-blue na yan. Na nagiging puti. Blue-puti. Ibig sabihin gumagana siya. Yan. Ibig sabihin gumagana siya. Pero pag naka-stay lang siyang puti, ibig sabihin may problema. Ibig sabihin na puti, nakasara. Pag blue, nakabukas. Puti, nakasara. Blue, nakabukas. Nagsasalit-salitan yung mga bulb. Wala pa rin, hindi pa rin lumalabas yung no water. So, pangalawang step, pakukunin ko yung machine problem lag. Okay. So, na ano pa? Bubulol pa. Okay, ito na. Yan. Ito yung machine problem lag namin. Lagi ako nabubulol. Okay, habang hinintay natin kung mag-show up yung no water. May mga number naman siya, so malalaman natin kung anong ginawa dito nung previous problem niya. Okay? Number 3, okay? No water din siya. So, pinalitan ng flow switch. So, it means yung flow switch niya bago. Pero nag-no water pa rin.
low flow inlet error. Nireplace ko ng valve 30. Ano, ako nang ganun yan. Kagaya niya, no? Ako nang pagsensya niya na yung sulat ko. Yan, ayan. Machine, no water din. Flow switch, ang unang-unang pumasok sa utak ko dahil yan ang nagre-refill at siyang taga-refill ng machine. Kaya siguro nagdono water, hindi na masyadong umaangat. Kailan lang pala pinalitan ko. Kung wala akong record, pag pinalitan ko siya, tapos pagbukas ko, makikita ko bago pala, panibagong trabaho na naman. Di ba? Kaya maganda nga ito, may record ka. Tapos, naging flow inlet error, valve 30, flow error, pinalitan ko naman ng valve 24, replace ba, test akong duration, pinalitan ko ng sensor board, diba? Ayan na makikita mo dyan pag ikaw ang gumawa. So, valve 41 na ako. Itong 41 na to ang nagbibigay sa akin ng problema kasi ayoko na tumakbo dun sa last year na machine, pero maganda talaga kung titingin ako dun, pero hindi na siguro kasi pag nakita mo naman yung bulb kung bago o luma, kung nakita mo luma, yun, sigurado na yun, perfect na yun to replace. Okay, so na-cancel na natin to kasi wala naman talaga siya lumalabas eh. Okay, cancel natin yung escape, confirm, interrupted, press uli, balik sa dati. Okay, ang sinasabi pong valve 41 is ito. So ipapakita ko sa inyo ha. Ilalapit ko. Ayaw na. Yan na lang pala yung maximum taas niya. Okay. Yan. Ito yung 29. Itong valve. Itong valve. Valve 29. Nasa ibaba niya. Makadikit yan eh. Is valve 41. Mukhang luma na bago. Nono water. Okay, parang okay yung valve 41 niya. So tatakbo ako ngayon dito sa regulator niya, sa inlet. Yun ang sinasabi ko, kaya wag na wag muna ng ano. Tagal-tagal. Okay, tatanggalin ko ngayon, tanggalin yung screw dito para makita natin. Tapos meron pa dito. Diba? Sandali lang. Yung kakamay mo, ikot-ikot na pa. Ano, ikot-ikot lang. Yan. Ito na sinasabi ko sa inyo. Yan yung, ito yung regulator. Inlet regulator. Mukhang bago.
baka lang yung pressure. So, okay. Baka lang yung pressure, kung gawin natin, papatayin ko yung tubig para hindi siya sumirit kasi bubuksan ko siya. Sumirit. Okay. Ngayon, malalaman natin kung sisirit to ate gama. Okay. Ang kailangan natin ang gauge. Ito ang gauge ko. Masira na eh. Nabasag ko eh. So, kakabit natin to in and out. So, yung out. Kakabit yung out. Tapos, ito ang in. So, zero, di ba? Ngayon, papatakboy natin siya ng dialysis. Tanggalin mo rin natin ito. Tapos, ibabalik natin doon sa wall. Kusang ko siya tinanggal kanina para papatakboy natin yung dialysis. Bicarb acid. Patakboyin ko sa dialysis. So, dialysis. Confirm concentrate. Sinaksak ko nga kanina, di ba? Tapos, tubig. Sinaksak ko yung bicarb, tsaka yung acid. So, i-confirm ko na siya. Hintayin ngayon natin siya mag post-dialysis kagaya kanina. Sabihin, okay na siya pag nag-green light yan. Conductivity, umangat. Temperature, umangat. Temperature, angat na kasi pinatakbo na kanina. Hindi ka gaya kanina. Bagong patay. Tapos bubuksan mo. Patay na yan kanina pa. So, mag-hit pa lang siya. Tigatod na ito, bukas kanina, pag pinatay mo, kaya mabilis umangat yung temperature. Ang conductivity lang, kasi napasokan na siya ng tubig. Yung line. So, ihigop siya ulit ng bicarb tsaka ng acid, tubig, para mag-mix ulit siya, magiging conductivity. Okay. Ngayon natin malalaman yung kasi ang ano na ito, pressure 20 PSI. So, 19. Konti lang. Hanggang 15 PSI, pwede natin i-adjust. Baka yun lang ang problema niya. Gagawin natin ito. Wala naman siyang kuryente kung di mo lang ahawakan yung pinakasin. Itong regulator, ilulus mo lang muna to. Yan, paglulus na, ikot mo. Tsaka mo ngayon, i-adjust yung nasa gitnang bakal. Yan yung nasa gitna. Ito. Ito sa gitna. Ilulus mo tong tornilyo para i-adjust tong nasa gitna. Kasi yan ang magbibigay sa'yo ng pressure. Okay? I-adjust natin. Nakita mo, bumaba. Oh. Kanina, nasa 18 yan. Nawala na yung pressure.
Aba ka naipit. Ah, naipit nga. Okay. Adjust ko na hanggang 20 o 19, depende sa'yo. Counterclockwise ang increase. Ang increase niya, counterclockwise ang increase niya. Tapos ang decrease clockwise. Nilak ko na rin. So, tumalo na siya ng 20. Natin okay. So okay na rin Celsius post temperature, okay, 30 yung conductivity, okay. So ang gagawin natin, tatanggalin natin yung gauge. So pag tinanggal natin yung gauge, kailangan natin i-off ang dialysis flow para hindi tumagas yung tubig. Dialysis flow, pag pindot kayo po, mag-iilaw yan. Diba? Patay na siya. So, pag pinatay ko yun, papatayin ko rin itong main. Ba na dito malasik. Okay. Ngayon, tatanggalin ko natin. Tatanggalin ko na ngayon itong gauge. Sirit yan. Makamatansikan ako sa mukha kasi. Yan yung gauge ko. Problema, mababa yung inlet pressure niya ng water. Yun ang nakita kong problema. Kaya kasi yung valve 41 bago, low switch bago. Tapos makikita mo pang mababa yung pressure, kaya sure ball na yun ay yun. Sigurado tayo, ilalagay ko siya sa floor para matry kung lalabas uli siya, o kaya itest ko siya mga tatlong beses tapos i-heat kung lalabas siya doon. Pag lumabas siya doon, may problema pa rin, so hindi ko pa siya pwedeng i-pull, hindi ko siya pa pwedeng ilagay sa floor. Okay. So, babalik ko na sa dati. Kikibigit yung flow para gumana na yung ano niya, tumakbo na. Sabi yung tubig. Babalik ko na sa dati. Kung paano siya, kung paano ko siya binaklas. So, ito, lulusot ko doon. Dito. Okay, yun, lulusot ko. Okay, yung sa acid, ito ka sa bipod. Ayan, ilusot ko.
para pag hinila ko siya, papasok sa loob. Yung ingatan to, baka maipit. Ang hirap hanapin ang problema nito. Ito mga to, pag naipit yan, bantay ka, bababaliw ka, hahanap ng problema niya, yun lang pala. Tapos tutulak mo lang uli yung paloob. Huwag lang siya maiipit. Pag naipit yan, goodbye my friend. So, secure. Balik na natin yung tornilyo para lumabas na to. Natin, itetest natin siya para malaman natin kung may problema o wala. Tayo sa pupunta ngayon tayo sa test. Ito, punta tayo sa test. Ngayon yung test, touchscreen kasi. Test. Both test kasi para itest niya lahat. So, both test. Hintayin natin matapos yan. Kung natapos yan, sabihin okay siya. Yun nga lang talaga ang problema nun. Tapos malalaman pa natin siya kung sira pa rin pag binalik na natin. Kasi mag-hit to, mag-rinse, tsaka i-hit niya. I-disinfect niya to. And, hintayin na lang natin. Okay? See you mamaya.